Kumusta kayong lahat? Pag-uusapan natin ngayong araw ang mga uri ng letra. Ang Pagal letra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat higit na madali at mabilis isagawa, bukod sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito. May mga letrang simple at komplikado ang disenyo. Ang Pagal letra ay may iba't ibang disenyo o uri. Ang bawat uri nito ay may gamit sa mga pangalan ng establisamiento tulad ng mga bangko, supermarket, palengke at gusali. Ito ay ginagamitan ng mga letra upang makilala ang mga pangalan ng paaralan, simbahan, kalye at kalsada. Ito ay ginagamitan ng mga letra ayon sa disenyo at mga estilo. Alamin na natin ang apat na uri ng letra. Una, Ratak. Ito ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ay itinatag noon sa pagitan ng 1956 at 1962. Ito ay rekomendadong pagtatalang teknikal. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang bahagi ay magkakatulad ng kapal. Ang Roman naman ang pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginawang kahawig sa mga sulating Europeo. Pangatlo ang script. Noong unang panahon ito ay ginagamit na Pagal letra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit sa Pagal letra ng Aleman. Kung minsan ito ay tinatawag na Old English. Ikaapat ang text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Lagi lang ninyong tatandaan tungkol sa mga letrang ito na ang bawat uri ng letra ay may kani-kanyang pinaggagamitan. Ang Gothic bilang pinakasimpleng uri ng letra ay ginagamit sa ordinaryong panulat.
Samantalang ang text ay ginagamit sa mga pagtititik sa mga sertipiko at diploma. Hanggang dito na lamang po tayo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.